Hi, good afternoon everyone. Welcome to July in the Philippines. Kumusta po kayo? Ay, nandito kami ngayon sa aming bahay. At naglilinis kami sa aming paligid. Napakatuyo ngayon ang paligid namin. Kahit maraming dahon dito. Maraming ano. Kaya ito naman yung mga kids ko. Meron akong kahoy dito malapit sa bahay. Hindi ko pinutol dahil yan din ang magbibigay ng landong or hangin pagtanghali. So yan, naglilinis ang mga kids. Sabi kasi ng mga matanda, ng mga magulang ko na, ano, mama, papa nga, paghapon daw magsusunog. Para daw mag yung kasi yun ang nangyari ngayon. Ewan ko, basta sinunod ko lang sinabi nila mama papa, at kanya-kanya silang trabaho kasi ano naman ngayon eh, walang pasok kasi lang muna taya nila trabaho. Kaya ito naman si Mickey, naghintay siya kung sino tatahulan niya. Ayan si Bop Bop. Jana is my nickname, Bop Bop. Ang Kapampangan, Bop Bop. Bapa. Simula maliit pa siya, Bop Bop yung tawag ko sa kanya. Bop! Minsan nagagalit siya, Bop Bop ang tawag ko sa kanya. So ako ngayon sa aming bahay. Yun. Ito ako. Sa loob. Yeah. Oh, tapos si ate. Masipag naman ito sila. Kaya, kailangan lang nandito ako sa bahay para i-ano mo sila, i-guide. Ayan. Naglilinis sa mga paligid. Yung mga saging ko, namamatay. Kasi first time nilang ano eh. Yung mag tatanim dito. Kaya, ngayon ang nangyayari. May pagadiligan ko pa ito. Yung nag-prime fasting si Pastor Ronnie dito, tinaniman niya kami ng isang buko. Dwarf coconut. Ay, kinain pala siya ng kalabaw. Pero, sabi ni Pastor Ronnie, pag malusog daw ang aking ang tinanim niya, ibig sabihin malusog. Malusog kami lahat. Ano yan? Tinanim niya yan. Meron yan, ano yan, meron yan siyang symbolic. Meron siyang mga ibig sabihin. Kaya, nangyayari naman po. Sa ngayon kasi, kaya nagsisiga kami para malinis ang paligid. Malinis kasi i-ready namin din yan, pataniman namin ang ano. Kaya ito yung paligid sa bahay ni Talia dati. Okay naman siya. Tsaka yung cartilya sa ilalim, iniingatan ko yan. Binigay ni Ma'am Beth Smith yan. Mabait na yung viewers. Pag ano. So, nagtulungan sila. Maglilinis. Pagka ano yan, yan ang sinunog yan, iabono namin sa tanim. Kaya, meron kaming tanim doon sa taas. Oo. Yan. So, ikot-ikot muna tayo sa aming bahay. Minsan, di ko pinapakita yung bahay ko kasi nahiya ako. Pinakain na kasi ng anay yan. Ewan ko kasi sa anay, kumakain sila ng mga ano. Yun naman si kuya, naglabas, nag-ano rin. Nagbabalis. Lahat sila may mga gawain. Kailangan nilang ano. Pero kaya kahit ganyan lang yung rest house ko na yan, matibay pa yan. Oho. Yan. Yan, nagsisiga rin si kuya. Kasi walang silang pasok, so kailangan magtrabaho. Kahit ganyan lang.
dito rin. Yung dwarf coconut ko. Yan. Ikot muna tayo sa aking bahay. Sa hindi nakakita sa aking bahay. Yan. May mga history itong mga bahay ko. Itong bahay ko ng isa, ano, kusina pala ito dito. Doon banlang gidakaan. Malaki na yung pasalamat ko sa Panginoon. Hindi mahalaga ang bahay na maganda o ano ang importante, malusog tayo lahat. At may makain isang araw. Makakain tatlong isang araw, isang beses. Oh, tatlong beses. So, yan ang aking dwarf coconut. Excuse me. Tuyo na siya. Okay namang mga aking mga tanim, limonsito, mga papaya. Ay, sari-sari lang paligid ko. Ayan namang papaya ko doon. Yan siya. Okay, yan. Ito. Ayan, malaki na siya. Tapos, ito namang ano ko, ito yung kusina ko banda. Ito yung dati kasi bumili kami ng ano, ng hollow blocks. Tapos excited na si Piri magkaroon kami ng kusina. Kaya ginanito lang muna niya kasi dati na hindi kami makabili ng simento. Saka ito, binili ito sa kaibigan namin. Nila Maripe. Kaya ginawa namin, ano, ano yan, kawayan lang yan na nakaano yan instead bakal sa loob. Pero, kahit gan lang na yan, sarado po ang kusina namin. Yan. Simple lang yung bahay namin. Kaya, minsan, pinapalitan namin ang ano, yun namang CR namin yan, ganyan lang yan. Papalitan din namin yan. Pag ma-okay na ang lahat. Yan, may ano na kasi, may bukbuk na. Ano ba yung bukbuk? Pangalan itong bukbuk is anay. Yung anay, pag wala karaw-araw, namantala rin siya. Kumakain din sila sa mga kahoy. Ito naman, may hollow block ako na bibilhin. Tapos yan, binili ng isa kong kaibigan, si Ma'am Emma Castillo, para sa sana sa baboy. Kaso yung simulang ang baboy, may binabawalan man ako sa baboy, so papagawa ko dito sa CR yan. Nagawa kami ng CR. Kasi yung CR namin kailangan na ipalitan. Yung mga balas na, meron na. Bumili na kami ng balas. San? Yan. Tapos ito naman ang aming ano, water pump dito sa gilid ng bahay namin nilagay. Dahil ano ito? Lagyan mataas. Eh minsan naman ito, yan, kinakain na naman ng anay. Tag ano, palitan na naman yan. Mabilis kumain yung mga anay. Kaya sinadya namin yan para itong block na tong hose papunta to kila mama. Kasi yung tubig namin dito, connection din din kay mama sa biyanan ko. Kaya, kami naman naglinis-linis naman kami sa aming paligid. Para naman malawak at malinis tingnan. Hindi yun, ano. Ang marami lang talagang damo, ito yung mga duhat na ito. Hello, darling. Ito mutabo na to. Yan sa to sa isla. Hello? Yan, super spoiled. Sa gabi yan, si Isla hindi natutulog sa labas. Hindi yan matutulog. Doon sa loob yan siya natutulog. Tara na. So, mabait si Isla. Napakain namin yan sila. Isa't isa. So, tingnan ko si Mama anong ginagawa. Ito naman sila. Katapos lang nila mag... ano... Gustong gusto nyo diha, no? Oh, kumusta mo? Okay. Ikaw? Okay daw. O yan, tingnan ko si mama.
Kasi bumili ako ng ulam kanina. Yung mga ano, mga manok. Andito sila. Bumili ako ng ulam kanina para sa amin lahat. Thank you, Kathy. God bless. Kumusta naman kadya, ma? Ah, si mama, grabe to. Nagluto siya, alas 3 pa lang. Yan. Wow! Ano ito? Buto-buto. Yan. Buto-buto. Nilagyan ng kalabasa at nilagyan ng pichay ni mama. Sabi ng isa kong kaibigan, kain muna daw kami ng masarap na ulam. Ngayon lang yan. Saka yan, maraming bulaklak yung mga kamunggay ni mama. Yung dating malunggay na ito, kinakain namin to. Nung buhay pa si papa ko, masipag siyang ganito maggulay. So, nagdao budi mo ma? Oh, para walay lamok. Isa pa din yung lamok. Walang gaanong lamok dito. Tsaka yan oh, nagdamag yan. Inisiga nila. Oh, foreigner, ang foreigner dili gusto. Sabi ni mama, di raw gusto gaso. Ayaw nila yung ayaw nila yung usok. Ito naman. Yun. Ito yung bunot na yan. Ito siya. Yan ang nilalaro nila. Kasi panggigil yata sa kanilang mga ngipin. Ah! So yan lang ang aming mga update ngayon. Quarantine time at stay at home. At ikot-ikot sa balay sa aming mga paligid na mapuno. At yan lang ang aming update. Thank you for watching and have a great day. Bye-bye. God bless everyone.